ba guys, meron tayong laptop dito, Samsung. Ang mayari niya tayo walang charger, tapos hindi niya alam kasi kung gumagana pa, may stock na daw, saka basag yung LCD niya. Ayan. Nakikita niyo, basag yung LCD. Ayun ang best way natin dito, kailangan natin ng switching power supply or yung ano, para mabuksan natin siya kung magpa-power on. Meron tayong switching power supply. Meron tayong switching power supply dito. Nakaset na siya sa 19 volts. Subukan natin siyang i-on. Talagay lang natin ito sa ground. Tapos ito namang positive. Kaya natin sa positive. Sa atin on. Kung makapansin nyo, hapit natin. Kung makapansin nyo, pag inalagay ko yung positive, sa positive, umiilaw yung kulay yellow ayun sa ibabaw. Ito. Tanggalin natin. Ayan. Ilagay natin ulit. Ayan. Power. Pinutin natin yung power on. Umilaw yung blue. Ibig sabihin, nag-power siya. Yung nga lang, yung kanyang LCD ay ito na. Ayan. Yung kanyang LCD ay crack na. Eh, tama na kasi yung panel. Sabi na may-ari, na nangyari daw dyan ay nadaganan. May nakaipit sa loob yan, no? Power on siya. Ayan. Ayan, kasabay niyan, mag-replace din tayo ng LCD na 14 inches para dyan. Ayan. Sira siya. Ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yung LCD. Ito yung LCD natin, guys. Ayan. So, ilalagay natin. Actually, mas maganda itong ipapalit natin kasi LED siya. Ito, LCD lang. Ayan o, LCD. Maaga siya, mas old model kaysa dito na LED. Actually, mas mahal to. Mas mahal to. Ikakabit ko muna siya ngayon. Ayan guys, nakakabit na yung ating LCD. Inano ko muna siya, pinwesto ko lang siya, hindi pa siya naka-assemble. Ngayon, isasaksak natin yung switch ulit, yung ating power supply, para makikita mo natin yung display, kumanggi display. Positive na, power on. Power on. Ayan, power on. Ayan guys, yung display na. Ayan. Ayan siya. May display na siya. Ngayon, i-assemble na natin muna siya. Para mas pinamayos. Guys, ito na yung ating ano. Nailagay ko na yung LCD. Ngayon, iyoko na natin siya. Ayan. Hanapin siya. Na may ano, hard disk. Mag-on. Ayan. Ayun, nag-display na siya. Mas makapapere yung automatic repair siya kasi dahil nga siguro wala siyang LCD na kaya pinipilit nilang buksan. Ayan. Yan ang nangyari sa kanya. So okay na ito guys, bali assemble na natin siyang tuluyan para talagang ma-diagnose niya yung Windows kasi diagnostic na ito. Yan, hanggang ganoon lang yan guys. Okay na ito.
Papatay na naman natin siya. Okay. Assemble muna natin.